Ayo
Salamat ah, sa pag-tanggap sa amin. Sa baba. Sa baba pa. Sa baba pa. Sa baba pa. Sa baba pa. Ito kayo. Nasa Cebu lang kasi si Yon. Oo. Nag-design kami eh. Mayroon kami Cebu. Kami Baguio lang. Para marami po. Thank you. I'm the only teacher running there's ng kalakasan, ng loob at hindi sa lahat ay malusog na pangatawan. Ang lahat po ng ito ay inaalay po namin sa pangalan ni Jesus na ating Panginoon. Sabay-sabay po. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo na po tayo lahat. Hi! Hello! Hello! Hi! Ayan, palakpakan naman po. Magandang magandang hapon. At ngayon po, ako na kong ipapakilala sa inyo ay kilala po sa palabas na ipaglaban mo. Siya po ay naglingkod bilang konsehal ng Quezon City, pinansayang ama ng toda ng Quezon City. Maliban dyan, siya po ay nanungkunan sa national government sa housing department. Palakpakan po natin kapag nasa katwiran, ipaglaban mo, Senador Japheth Sison.
Magandang hapon po sa inyo lahat. Nanonood kayo? Kapag nasa Katwiran? Ayan, dalawa po kami nandun. Mag-ama, linawin natin. Ako yung anak, ha? Makaakala ninyo, sa haba ng aming programa na pagkakamalang ako na yung tatay, ilang dekada na po kaming nagpapalabas ng aming programa kapag nasa Katwiran, paglaban mo, milyon-milyon. Ayan, milyon-milyon ang nanonood ng aming programa at nabibigyan ng kaalaman legal. At bukod po doon, nagbibigay rin kami ng libreng payong legal. Libo na po ang aming naseservisyohan noon po sa aming tanggapan. Pinagpatuloy namin sa tulong center. At ngayon pong panahon ng pandemya, kung saan nagka-quarantine, tinuloy namin sa internet, sa Facebook. So kapag kayo ay may problema, maaari po kayong kumonsulta. Payo lang po ang aming binibigay. Sa Facebook, i-PM nyo lang po sa amin. Hanapin nyo lang po yung job and season. Ako po ay naglingkod din bilang kagawad ng barangay, 3 taon. Gumawa ng batas sa pinakamababang pamahalaan ng bansa ang barangay. Kaya naranasan ko po, ginigising ng madaling araw dahil nagsabunutan ng mga marites. Nagsuntukan ng magbabarkada. Pagkatapos po sa barangay, naglingkod din po ako sa sangguniang panlungsod. 6 taon na gumagawa ng batas para sa lungsod. Umabot sa 270 ordinansa at resolusyon ang aking pong napaprubahan. Ang tawag po sa akin sa Lungsod Quezon, Ama ng Toda. Dahil ang kauna-unahang tricycle franchising ordinance sa bansa, ako po ang may akta na bigyan ng representasyon ang mga tricycle driver na maupo sa Tricycle Franchising Board. Isa rin po ako sa may akda ng pamantasang politekniko ng Lungsod ng Quezon na hanggang ngayon po napapakinabangan pa rin ng mamamayan po ng lungsod. So mahaba po ang aking karanasan sa paggawa ng batas. Ang Senado po, ang trabaho at gawain ng Senado, hindi po nalayo sa trabaho ng kagawad. Hindi po nalayo sa trabaho ng konsehal. Bakit po? Pares po ang layunin ang gumawa ng batas. At ang malaga, ang gumagawa ng batas, nagbibigay representasyon sa mamamayan. At bilang isang nanggaling po sa barangay, ako po'y direktang nakinip sa mamamayan, direktang nagservisyo. Ang karanasan po na yan, nais ko pong dalhin sa Senado bilang inyong senador. Sana po bigyan ninyo ng pagkakataon na makapaglingkod sa inyo sa Senado. Alam niyo po, 11 taon ang buhay ko naman. Hello? Hello? Hi! 11 taon ang buhay ko na bigay ko po sa pabahay. 4 taon kong Assistant General Manager ng National Housing Authority at 7 taon na Presidente ng National Home Mortgage Finance Corporation. Kaya naging kabisado ko na po ang problema ng pabahay sa bansa. Kayo po ba may problema dito sa pabahay at palupa? Taas ang kamay na may problema? O taas ang kamay ng may gusto ng bahay at lupa? Hindi ko po mabibigay yan. Pero alam po namin ang proseso. Kaya po yan ibigay ng gobyerno. Ba't ko po nasabi yun? Dahil sa Maynila, sa loob ng 2 taon, ang pinakamahirap na mamamayan ng lungsod, nabigyan po ng pabahay. 7 condominium projects ang naitayo sa loob ng 2 taon. Alam po ba ninyo yung Tondo? Tondo, nagkaroon na po ngayon, condominium 1, condominium 2. Binondo, binondominium, Pase Community, San Lazaro Residences, San Sebastian Residences, Pedro Hill Residences. Umabot po sa mahigit 2,000 unit ang nabigyan ng pabahay sa Maynila para sa pinakamahihirap na mamamayan ng lungsod po na yon. Dahil po sa isang tao na namuno, ang ating po susunod na Pangulo Isko Moreno Dumagoso.
kung ano po ang ginawa sa Maynila, gawin na po natin sa buong bansa. Ang mayor ng Maynila, gawin na po natin Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Isko Moreno Dumagoso. Panahon po ng pandemya, kailangan may tiwala tayo sa ating mga namumugno. Pagkatiwalaan po natin yung ating kaisa-isang doktor na tumatakbo bilang Vice President na merong 16 million followers sa Facebook, ang ating susunod na Vice President, Doc Willie Ong. May kasama po kami sa Senado, si Samira Gutok, at kasama po natin ngayon magbibigay representasyon sa kalusugan, sa karunungan, at sa kabuhayan. Tatlong K po yan. Pakinggan po ninyong magsalita, pero pilitin ninyong kumanta. Dahil kayo'y mai-inlove pagka siya po'y umawit. Ang susunod na senador natin, Senator Carl Balta. Para po sa pabahay, para po sa pagpapalawig ng kaalaman legal sa ating mga mamamayan, nang sa gayon naman po, hindi maging bulag ang batas sa mayaman at sa mahirap, pantay ang trato. Para po sa pagpapalakas ng local government units natin at ng mga barangay, huwag po niyong kalimutan kapag nasa katwiran, ipaglaban po natin, job and season po para senador. Maraming salamat, magandang hapon po sa inyo. Palakpakan po natin kapag nasa katwiran, ipaglaban mo, Attorney Jopet Sison. Ngayon naman po, ang susunod na magsasalita ay isang guro, nurse, at registered midwife. Kilala po bilang taong maraming naipasa mga estudyante sa mga board exam. Ang mabuting balita sa Senado, Senator Carl Balita. Maraming salamat po. Magandang hapon. Dito ako para pare-pareho tayo nainitan. Kay Mayora Donna, palakpakan po natin, napakagandang Mayora. At syempre kay Vice Ronnie, maraming salamat po. At sa ating mga opisyales na narito ngayon. Nang hapon po sa mga lahi ni Diego Sila. Maraming salamat po sa pagbibigay buhay sa isang Diego Sila na dito sa Caba pinanganak. Palakpakan po natin ang isang Diego Silang na naging dahilan kung bakit tayo naging malaya at nagsimula ng isang revolusyon kagaya ng ginagawa naming revolusyon. Pero nagtataka ko, kukunti ang mga Diego Silang, karamihan nandito mga Gabriela Silang. Palakpakan ng mga Gabriela Silang. Ako po ay we feel important. Gusto ko pong maramdaman na importante ang araw na to sa amin. Galing po kami Baguio, galing kami, bumakba kami ng San Fernando hanggang makarating dito. Pero masayang-masaya po kami ni Doc Willie. Nagbubulungan kami kanina kasi alam namin mga BHW ang kaharap namin. Mabuhay ang mga BHW. Taas mo ang kamay na naniniwalang meron pa rin tayong problema sa kalusugan. Marami. Marami problema. Hindi lang naman COVID ang problema ng kalusugan. Tama po ba? Ayan. Ako po ang kauna-unahan at kaisa-isahang nurse midwife na tumatakbo sa Senado. Ang tanong ko sa mga BHW, iahatin nyo ba ang inyong kapatid na nurse midwife sa Senado? At ako po ay isang tagahanga, isang napakalaki ang aking paghanga sa matagal-tagal na nating na-miss sa Senado ang isang eksperto sa kalusugan ng isang Juan Favier. At siya po'y idol ko dahil yun po ang gusto kong sundan na yapak sapagkat naniniwala ako na walang makakapagbigay ng solusyon sa problema ng kalusugan higit pa sa mga health professional. Kami po ay sumasaluto sa inyo dahil alam ko po at naiintindihan ko na kayo ay hindi naman empleyado ng gobyerno. Subalit kayo ay mga volunteers. Pero pag may COVID, kayo ang bala. Okay? At alam nyo ba na mas maraming BHW ang namatay sa COVID kaysa sa mga doktor at sa mga nurses? Sapagkat kayo ay hindi naman masyadong handa para doon. Wala naman talagang handa para sa COVID. Pero mahalaga siguro po ay makapagbigay pugay ang ating pamahalaan sa kabayanihan ng mga lahi ni Diego Silang, ang mga BHW na siya namang frontliners din sa healthcare. At aking pumuntahe ang aking itatayo bilang kakampinyo sa kalusugan, ang itatayo ko ng BHW
ay kailangan magkaroon hindi lamang ng allowance na minsan ay pahirapan pang nakukuha sa ibang lugar. Kung hindi sana kayo, kung talagang totoo tayo sa pagbibigay ng pagpapahalaga sa kalusugan, dapat ang BHW ay employed ng gobyerno. At meron ibang mga benepisyo. Nahirap kong intindihin at mahirap pansinin na ang BHW pala pag nagkaroon ng COVID, para siyang pangkaraniwang tao na nagkaroon ng COVID sapagkat kahit nakuha niya yon sa kanyang paglilingkod sa pamayanan. Tama po ba? Yun po ang aking magiging ambag sa inyo. Pausap ko na po ang Philippine League of Government Midwives. Ang alam ko ang inyong mga boss ay mga midwives. Kumusta na lang po sa kanila at pakisabi sa mga midwives ninyo. Sigurado po mga kaibigan ko yung mga yan. Baka naging estudyante ko pa yung mga yan. Pakiyakap po ako sa kanila at pakisabi ako po yung kandidato ninyo sa Senado. At pakilalan nyo ako sa kanila. Sino pong naniniwala may problema tayo sa karunungan, sa edukasyon? Yeah, wala tayong problema sa edukasyon? Naaawa sa mga bata kung paano sila natututo ngayon. Diba? Nakakaawa mga bata. Tama po? Modules. May gadget, wala ka namang gadget. May gadget, wala ka namang wifi. May wifi, ang mahal naman. Gusto mo turuan, pero iba yung pinag-aaralan niya, hindi mo na maintindihan kung ano pinag-aaralan niya. Tama po? Paano magtuturo ang mga Marites sa mga makabagong panahon? Mga kababayan, nasa harapan niyo po ang kaisa-isahan na lisensyadong guro na may doktor ng edukasyon na tumatakbo sa Senado. Tutulungan niyo po ba ang isang lisensyadong guro na doktor ng edukasyon? Alam niyo, ako po ay hindi sikat na tao sa larangang hindi ko ginagalawan. Pero kung kayo po may pamangkin na midwife, pamangkin na nurse, teacher, criminologist, malamang sa akin po nag-review yan. Kung graduate po yan ng Lorma, UCC, ng DIMSO, malamang sa akin po nag-review yan. Kaya may lisensya yung mga yan. Nakangiti si mami, parang meron ka binabanggit sa akin. May anak, pamangkin, anak, sa akin po nag-review. Ayan, maraming salamat po. Yun po ang papel ko, pero hindi po ako kilala. Hindi po ako masyadong sikat. Mapwerdo sa 20 years ko sa DZMM. Kung napanachechempuhan nyo sa DZMM, sa teleradyo, ako po ay may programang 20 taon sa radyo negosyo. Okay, pero ako po isang business leader. Hindi ako kilala. Nung dumaan ako kanina, walang nagpa-picture. Oo. Eh, hindi ko naman kayo masisisi dahil hindi naman talaga ako artista. Diba? Hindi naman kagaya ni Doc Willie na talagang kapagbukas mo ng internet. Sino nakapanginig kay, nakapanood kay Doc Willie at kay Ma'am, kay Dr. Aliza? O, diba? Sino ba naman ang hindi nakakapanood? 17 million Filipinos nagtitiwala sa kanya. Palakpakan niyo ang susunod nating Vice President. At bilang mga health professional, huwag niyo pong kakalimutan na walang tutulong magtawid sa atin palabas ng pandemang ito kung hindi ang mga health professionals na kagaya namin na sa tulong ng mamamayang tulad ninyo. Ako po ang kaisa-isahang lisensyadong guro na may doktor sa edukasyon. Inabot ko po ang pinakamataas na pag-aaral sa edukasyon. At kaya ko po inabot siya dahil gusto kong maging bahagi ng solusyon. At idol na idol ko po ang isang dating teacher na Raul Romo na namimiss na rin natin ang kalidad sa Senado. Ang tanong, muli kong tanong, kayo po ba ay maghahatid ng isang guro na may doktor sa edukasyon sa Senado? At ang panghuli, meron tayong problema sa kabuhayan. Tama po ba? Sino po dito ang mayaman? Sino po dito may problema sa pera? Ano mas malaki, problema sa pera o problema sa utang? Parang pareho lang naman yun, ano po? Lalo na kung kayo ay mga marife. Yung marife, mariferam. Lagi nangihiram. Alam niyo, hindi naman natin masisiya dahil napakahirap po ng maghanap ng hanap buhay. Tama po? Napakahirap magpaaral, di ba? Napakahirap magpaaral. Pagkatapos mo magpaaral, napag-graduate mo, hindi naman makahanap ng trabaho. Tama mali? Ngayon, ang gusto natin magbigay ng kabuhayan, yan po ang tatak ko. Ako po yung tinatawag ng ABS-CBN na Entrepreneur Guru. Ako po nagtuturo ng entrepreneurship. At ako po ay masaya dahil ang inyong produkto dito ay kawayan. Alam niyo po ba, pagkatapos ng bagyo, anong puno ang nakatayo? Bakit kaya ang kawayan pagkatapos bumagyo nakatayo? Ito po ang katotohanan niyan. Bilang isang man, bilang isang tao ng siyensya ng agahang. Alam niyo po, ang kawayan, pag tinanim mo, I'm sure nagtakapagtanim na po kayo ng kawayan, napakatagal niyang lumabas. Akala mo wala, akala mo walang lalabas. Ilang buwan mo nga abangan, lumabas yung kanyang ubod. Pero pag lumabas, ang ubod niyan tuloy-tuloy. Lumalaki po ang kawayan ng kalahating pulgada sa bawat oras na kung babantayan mo, makikita mo siyang lumalaki. Pero akala lang natin, walang nangyayari pag tinanim natin, hindi natin alam, pinalalalim niya ang kanyang pundasyon. Ang pundasyon po ay napakalalim
ang pundasyon ng kawayan ay napakatibay, kung kaya kahit anong bagyo ang dumating, hindi mo kayang itumba ang kawayan. At yan ang istorya ng bawat Pilipinong kagaya natin. Ako po'y anak ng apo ng magsasaka. Pero nakapag-aral ang aking ama, naging pulit ang tatay ko at nakapag-aral ako. Natapos ko ang nursing, gusto ko maging doktor, pero sabi ng tatay ko, hindi kaya. Hindi daw nila kayang paaralin ako ng doktor. O ginawa ko, kasawa na lang po ako ng doktor. O di ayos din naman. Pagkatapos noon, nung ako nakapagtrabaho, nag-aral ako ng dalawang doctoral degree. No? Nakaapot, nakarating pa po ako sa ibang bansa para mag-aral. Bakit? Gusto kong palalimin ang aking pundasyon. Dahil walang bagyo ang pwedeng magtumba sa akin dahil marami akong pinag-aralan at malalim ang aking pundasyon bilang tao at bilang isang professional. Kaya ang tanong ko sa lahat, maghahatid ba kayo ng mga professional sa Senado at sa gobyerno? Huwag mamaya na po tayo magkagulo dyan. Nagkakagulo sa listahan. Hatid nyo po ba ang mga professional sa Senado? Ayan, narinig nyo yung pagmay katuwiran? Alam mo, eksperto sa barangay, eksperto sa batas, eksperto sa pabahay. Ano bang hahanapin? Ngayon, tanong. May itanong ako sa inyong lahat. Ayan. Ang tanong ko po sa inyong lahat ay ito, mga kababayan. Kung kayo ay pipili ng senador, anong gusto nyo? Luma o bago? Bago! Ang sarap pakinggan. Pwede po bang marinig ulit? Ano po? Bago! Bago. Sigurado kayo? Bago! By the way, nakalimutan ko sabihin, kalahati po ng dugong nananalaytay sa akin ay Ilocano. Ang akin pong nanay ay Ilocano Pangasinense. Okay? Kaya hindi lang po ako natuto magsalita ng Ilocano. Kasi hindi po ako lumaki sa dito, lumaki po ako sa Mindoro. At ito naman ang problema sa inyo mga Ilocano. Pag nakita-kita kayo, nakakalimutan nyo may taong hindi nakakaintindi. Nag-Ilocanohan kayo na nag-Ilocanohan. Yung mga tao sabi na, hanga nga kami. Kaya hindi ako natuto ng Ilocano kasi hindi naman kami tinuruan. Pero pinagsisihan ko yon. Kung pwede lang sanang natutunan ko yun ng bata, ako sana nakikipag-usap ako ngayon sa dila na kagaya ng nanay kong Ilocano ang kagaya nyo. Mga kababayan, tama na po ang problema. Tama, napakarami natin problema. Tama po ba? Taas nga kamay na maraming problema. Dalawang kamay kung mas marami pa. Isama na ang paa kung mas madami pa. Kinakansyawan ako ni Jopet, kumanta daw ako. Gusto niyo ba yun? Kahit nasa kita tayo. Kita nyo ha, kahit na nasa init tayo, parang nakisama yung kalangitan, tinilaglagay ng payo. Nandun ang isang makapal na ulap. Salamat sa... Kasi kami God first. Pakisabi nga po God first. Yan ang simbol na ibig sabihin niya. Nakita niyo po ito, Nay? Hindi po yung utong ko, ha? Ito ba? Nakita ko. Hindi mo lang. Ito, ito. God first. Ang ibig sabihin, no? Bakit God first? Lagi po naot sa amin. Mga kababayan, kanina bago kami bumaba ng bagay, dumang kami ng Pink Sisters. Kasi gusto po namin na kayo ay paglingkuran. At nasa kamay ninyo ang pag-asa. Wala sa amin. Wala sa pinag-aralan namin, wala sa network namin, nasa kamay nyo. Pero wag lang po kayo boboto, mga kababayan. Sa panahon ngayon, wag ka lang boboto. Kailangan pipiliin mo ang kandidato at babasahin mo ang kandidato. At pag may natipuhan ka kandidato, kailangan kwento mo siya sa mga marites na nasa paligid mo. Pwede po ba makaasa na gano'n? Taas ang kamay na susuporta kay Jopet Sison. Kayo lang ba ang boboto kay Jopet dito? Pwede ba pakibulong nyo? Pwede ba pakisabi sa mga barangay? Sinang boboto kay Carl Balita? Ayan, sigurado kayo? Kung kumbisingin nyo ba yung mga kapitbahay nyo? Yung mga Marites? Yung mga Marife? Yung mga Maricel? Ayan, mga Maritoni? Ayan, lahat ng Mari. Bibigyan nyo na ng informasyon. Para po mabago natin ang pamayanan. Okay? Ang pamahalaan. Ito na yung kanta ko. Palakpakan ko muna. Gustahan tayo, kanina wala nagpa-picture sa akin, mamaya marami na. Sigurado ako doon. Sabi nga, wag mo pagsasalitain si Carl kasi magkakaroon siya ng fans club. Ako naman po, binibigay ko lang naman sa inyo yung laman ng puso ko. Alaman ng puso ko, makatulong sa inyo. Hindi ko po kailangan pumasok sa gobyerno para kumita. Kumikita po ako ng sapat. Sa libro ko lang po, kaya ko mabuhay. No? Sa libro lang ko lang kumakalat sa buong Pilipinas. Sa 120 branches ko, pwede yun. Pero bakit ako isang siraulong pumasok sa magulong mundo ng politika, mayora? Alam niyo po kung bakit? Kasi inaalala ko ang kapakanan ng aking mga anak. May apat akong anak at gusto kong ayusin ang bansang to dahil ayoko silang umalis ng bansang to. Gusto kong mahalin nila ang bansang to. At isang beses na po ako tatakbo. Pag ako nanalo, papakita ko sa inyo ang paglilingkod na dapat. Pero pag ako natalo, bahala kayo sa buhay niyo at hindi niyo ako pinulo. Yun lang po ang masasabi ko. Pero mga kababayan, hindi po sapat na boboto lang tayo sa panahon ito.
Hindi po yung billboard ang magtuturo sa inyo kung sino yung boboto nyo. Hindi po yung television ads ang magtuturo sa inyo kung sino yung ibebenta nyo. Ibebenta nyo sa kapitbahay nyo para iboto. Kailangan pag-aralan nyo po sila. Kaya po kami nandito. Nandito po kami para sabihin ko sa inyo na kami, tatatlo kaming nandito. Siyempre kasama namin ang aming presidente, si Isipo Moreno. Kasi ang sabi lang naman Isipo, napakasimple na kanyang mensahe. Ang ginawa niya sa Maynila, gagawin niya sa Caba, gagawin sa La Union, gagawin niya sa buong bansa. At basahin niyo kung ano yung mga pinagagawa niya doon. Magugulat kayo. Ngayon, masyado tayong maraming problema, kailangan natin makatawid dito. Ito lang ang masasabi ko po sa inyo. Ito na yung kanta ko, palakpakan po ulit. Inanay ko nagturo sa akin yan, huwag ako kakanta, hindi ako pinapalakpakan eh. Ito po yung kanta. Ang kailangan mo'y tibay ng loob. Kung mayroong pagsubok man, ang liwanag ay di magtatagal at muli mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bigati kasawian. Ang pangarap mo ay makakanta. Basta't mag-isko ka lamang. Yeah, kaya pakilala ko po sa inyo ang grupo, Isipo Moreno, ang mayor ng Maynila, gumawa ng maraming milagro sa Maynila para ihatid ang paglilingkod. At isang taong, nais kong itayo dito para sabihin ko sa inyo, mahal ko itong taong to. Nung tukmakbong siyang senador, sinuportahan ko to. Hinarap ko siya sa mga nurses, sa mga midwives. Alam niyo po kung bakit. Ang isang pinagtataka ko, specialista siya, 37 years. 27 years na doktor, hindi naniningil. At doon tinanong ko siya nung panahong yun, Doc, bakit ikaw eh, ilang taon ka na nag-specialista ka, ba't hindi ka naniningil? Alam mo sagot niya? Eh kasi Carl, pag ako naggamot at naningil ako, hindi gumagaling. Pero bakit pag ako naggamot at hindi ako naningil, gumagaling? Ang tawag daw niya doon, pagmamahal. At yun ang laman ng puso niya bilang specialista ng puso. At syempre kilala niyo si Dr. Lisa, okay? Maraming salamat po. Siyempre, huwag niyo pong kakalimutan. Ano pong pangalan ng ipaglaban mo? O, kasi baka hanapin niyo sa balota, ipaglaban mo. Ano pong pangalan ko? Makakalimutan ko ba yun? O, di ba yung lapit mga kaibigan at makinig kayo. Ako'y may daladalang. O, huwag niyo pong kakalimutan. Carl Balita, ang tanging guro, nurse, midwife na tumatakbo na may doctoral degree sa Education at Humanities hanggang maglingkod sa inyo sa abot na makakaya ko para sa pagbabagay. Maraming salamat po. Malapakan po natin ang mabuting balita, Dr. Carl Balita. Bago ko po ipakilala sa inyo ang susunod na pagsasalita, binabati po natin ang ating mga opisyales dito po sa Bat ng Caba. Maraming salamat po kay Mayor Philip Cesar Crispino, kay Mayora Donna Crispino, Vice Mayor Ronnie Mangaser, at sa amin po mga konsehal, Konsehal Conrado Vito, Konsehal Carlene Reyes, Konsehal Donmar Duhenya, Konsehal Crisogono Pulipas, Konsehal Maribel Runes, Liga President Imelda Vallejo, at Konsehal Carlene Crispino. Ang susunod po magsasalita ay isang espesyalista sa puso. Isang doktor na naglingkod, tumulong sa mga taong bayan sa loob ng 27 taon. Ang doktor ng bayan ang susunod na Vice Presidente ng Pilipinas, Doc Willie Ong. Thank you. Maraming salamat po. Thank you, Mayora Donna. Thank you so much. Ating Vice Mayor, Ronnie Mangaser. Thank you. Salamat po sa opportunity na makausap sila. Ako po isang doktor, internist, pati cardiologist. So matagal na ako nagkagamot, pero di tulad ng mga ibang kasamahan ko. Gusto ko talaga po gumamot sa may hirap eh. Doon talaga ako masaya. Wala pa ng umpisa pa. Kaya tinuloy-tuloy pagtulong sa clinic, di ba? Sa clinic natin, sa Barangay Health Station. Ako naman sa clinic, gumagamot ako ng 20, 30 sa isang araw, pero di ako masaya.
sabi ko, mas marami pang kababayan natin ang may kailangan. Nakikita ko po kayo sa mga mata ninyo, I'm sure, kung ang nanay nyo, tatay nyo biglang nagkasakit, magsasabi, anak, masakit ang tiyan ko. Eh syempre, papa-check up nyo, papa-CT scan. Ang CT scan ngayon sa tiyan, 20,000. Ganun lang kamahal. Kung sabihin ng anak, o kailangan ng operasyon, gallbladder, simpleng gallbladder, 150,000. Diba? Napakahirap. Wala na po talaga, hindi talaga kakayanin ng budget ng Pilipino. Sa Pilipinas, ang buhay natin dito, ang average is 70 years old lang. Pag lumampas ka ng 70, lampas na yun sa average. Sa ibang bansa, sa Amerika, sa Japan, ang average life expectancy nila, 90 years old. Bakit sobra sila ng 20 years old? 20 years, tayo lugi tayo lahat. Bakit? Daming bata, namamatay na lang, di ba? Dahil sa diarrhea, sa tubig. Sa Mindanao, maraming gera. Sa abroad, pagkausap nyo yung mga overseas, di ba, libre ang gamot nila. Di ba, may libre silang mga gamot. May libreng check-up. Meron din silang libreng operasyon. Pero yung mga health center natin, nakita nyo naman, cardiologist ako eh. Nagtrabaho din ako sa Department of Health ng 5 taon, 2010 to 2015. Hindi talaga pinupuno ng mga gamot, napakadali sa akin, cardiology, yung mga amlodipine, losartan, mura lang yun, kayang-kaya natin bigyan ng maintenance. Diba? Pag kami sa medical mission, binibigay ko pang 3 buwan eh. Diba? 100, diba? Pack, 3 months na. Eh, minsan dito sa atin, 1 week, 2 weeks. Ano bang wala eh, talaga ginagamot. Sa diabetes, alam nyo, diba? Metformin, ibang gamot. Pero sa diabetes, bilang specialista, umiikot ako sa mahirap na lugar, kawawa yung mga naka-insulin. Diba? 1,000 a month. Pag wala 1,000 a month, putol na paa. Yan ang nakikita ko sa mga kababayan natin naghihirap. Nakikita ko rin sa politika kung ano nangyayari, ano mga korupsyon. Kaya talaga sabi ko, wala akong choice eh. Gusto ko tumulong sa marami. Gamit ko lang yung cellphone. Nakita mo, cellphone lang. Sa paraan ng cellphone, nakaabot tayo ng 16 million na tao. At nakilala ko kayo, kahit ninyo pa ako kilala, dahil binuhos ko lahat dyan sa cellphone na yan, 3,000 videos. Simple lang eh, anong sikreto ko? Lahat ng video ko 100% sa inyo. Wala para sa akin, talagang kinukompleto ko yung gamutan. Pero hindi ako masaya na puro na lang eh. Kailangan natin ng mga libreng operasyon, kung kaya ba talaga ibigay. Kaya nung lumapit si Mayor Isko Moreno sa akin na dinadala ko sa inyo, alam ko baka meron kayong ibang preferred na presidential candidate. Siguro marami sa inyo ibang gusto. Pero nung lumapit siya sa akin, sabi niya, Doc Willie, samahan mo lang ako dito sa laban ko, makakatulong ka sa milyong-milyong Pilipino. Kung ano gusto mo ibigay sa kanila, ibibigay ko. Gusto mo ikaw sa Department of Health? Pwede. Unang hiningi ko kay Mayor Isko, sabi ko, gusto ko ng Cancer Center of the Philippines. Gagawa tayo ng isang, meron tayong heart center, lung center, pero wala tayong cancer center. Na magagandang aparato, na libre, meron mga linya, accelerator na maganda talaga. Sa Pilipinas, number one ang breast cancer. Ang breast cancer dito sa Pilipinas, I'm sure may kamag-anak kayo, 10%. Isa sa 10 babae magkaka-breast cancer sa Pilipinas. Sa ibang bansa, parang 2%, 3% lang. Bakit? Stage 2, stage 3, bakit? Baka sa kinakain natin, kulang sa gulay, kulang sa sustansya. Kaya po, nakakaawa. Diba? Kaya sabi ko, ilalaban ko to. Si Mayor Isko Moreno, nag-umpisa siya bilang basurero. Basurero siya talaga, mukha lang mistiso. 10 years old siya, nagbabasura siya, naghihintay siya ng mga cardboard. Meron mga tinatapon ng mga papel-papel, tapos yun ang binibenta niya. Wala silang pera noon. Yung tatay niya nasa, ano na, parang kargador. At ginagawa niya, naghihintay siya sa Jollibee. Yung mga tira-tira na tinatapon ng tao, yung hindi natin naubos, niluluto niya ulit eh. Yun ang kinakain niya.
Tapos nag-sidecar siya. Nag-sidecar siya ng mga 14 years old. Mabilit din. Nakakuha siya ng mga 20 pesos sa sidecar niya. Hanggang mahilig siya pumunta sa Lamay. Kasi wala na siyang pera, nakikikain doon. Doon sa Lamay siya na-discover na maging artista. At mula doon, naawa siya sa mga kababayan niya. Kaya siya naging counselor, 9 years counselor, vice mayor, 2 term. At ay naging mayor siya, talagang inalagaan niya yung mahihirap kasi alam niya yung pakiramdam ng mahihirap. Sa Maynila, lahat ng senior may 500 pesos kada buwan. Lahat ng senior birthday may birthday cake plus 800 pesos. Tunay. Pag ang umabot ng 100 years old, 100,000 binibigay niya. Sabi ko, ilang 100,000 na nabigay mo? Parang may mga 10,000 na yun na umabot doon. Tapos, nung pandemya, lahat ng senior binigyan niya ng, alam niyo to, Ensure. Alam niyo Ensure? Sobrang ganda ng Ensure, 1,000 ang lata, di ba? Pampalakas, kahit sinong payat. Binigyan niya, kinausap niya yung kumpanya, nakuha niya ng 250 pesos lang. Sa college students, college, binibigyan niya ng 1,000 kada buwan. Grade 12, 500 pesos kada buwan. At lahat ng estudyante, ha, libreng computer, yung tablet, libreng internet, 20 gigs. At lately lang, libreng mga apps, eh, Microsoft Office, libre lahat. Ang dami niya na tayong hospital, 7 hospital, may COVID field hospital, makabagong gamot sa COVID, nakuha na rin niya. Palang pinaplano niya talaga yung magaganda eh. Bagong Manila Zoo, mga pabahay, alam niya ni Attorney Joe Petsison. So talaga marami siya magagawa kasi tao muna kami. Okay? Hindi kami anak ng presidente. Sa tingin ko lang, health worker kayo, alam niyo naman talagang gagawin ko to talaga kung ano makakatulong sa inyo. Tsaka kabi, maabot niyo kami. Pag nanalo kami, kahit hindi kami nanalo, maabot niyo kami kung ano kaya namin tinutulong ko. Kasi 27 years, hindi na po ako naniningit eh. Last na lang, alam nyo, hindi pa ako nakaka-abroad kahit mahilig ako pumunta. Ang dream ko pumunta sa Paris eh, yung Eiffel Tower. Pero never kami pumunta ni Doc Lisa kahit 58 years old ako. Kasi kinocompute ko eh, gagastusin ko mga 400,000 kung pumunta ako eh. Sabi ko, yung 400,000, ang dami ko na mabubuhay. Ang dami ko na matutulungan. Bawat saan kami pumunta, dumog kami lagi eh. Nangihingi ng tulong, pero okay lang sa akin eh. Kasi alam ko mas naghihirap yung kababayan natin. Kaya itong mga pangarap natin sa kalusugan, isa pa pala, si Mayor Isko, napaoperahan niya ang liver transplant. Alam niyo liver transplant, di ba? 3 million yun, di ba? Pupunta sa Taiwan, nangihingi. Ako lahat ng liver transplant lumapit sa akin, tinanggihan ko. 5,000 lang nabibigay ko, iyak yung nanay. Mga 1 year old yun eh, sarado yung biliary duct, di ba? Pamatay yung at. Mayor Isko, napooperahan niya 20 liver transplant. 6 million pesos at vice mayor pa lang siya at hindi pa niya pinagyayabang. Kaya sabi ko, lumapit sa akin yung ibang presidential candidate, pero ito seryoso. Ito may plano. Tsaka ito basurero eh. Talagang gusto talaga tumulong. Gusto niya pakita, pasurero ako, mapapaganda ko yung Pilipinas, maayos ko yan, may ipa ko yan. Kung gusto nyo nung mga dating kilala at mga anak, wala tayong magagawa. Basta kami, nag-apply kami para at least makatulog ako na mahimbing. Ginawa ko ito para sa inyo. Sa million-million na humingi ng tulong sa amin, okay lang. Kaya lang, minsan nanghihinayang ako eh. Masakit sa akin yung, di ba? Pera lang, gamot lang, hindi gumagaling. Tapos yung mga pera na punta lang sa face shield, 8 million. Nakatatlong hospital na dapat tayo dun eh. Diba? Simpleng-simple. Pasensya na po, napahaba ko. Pero yung po naramdaman ko talagang para sa inyo itong tulong namin. Especially itong kasama naming dalawang senador, Dr. Carl Balita, napakagaling. Attorney Joe Petsison, hindi mga politiko. Hindi kami mga politiko, talagang tutulong po tayo. Maraming salamat po. Thank you so much, Papa. Panaktakan po natin Vice President Doc Willie Ho. At muli po, maraming salamat.